Mag-color tayo ng light ash. Light ash gray kasi po, pero hindi natin masyadong i-bleach yung hair niya kasi bata pa rin ulit to. Siyempre, ingatan natin na maging healthy pa rin yung texture ng kanyang buhok. So, we are only having a first stage of pre-lightening. Tapos, hindi na natin ulitin ulit yon, pero we make sure na magla-light po yung base niya para naman ma-achieve natin yung gusto ng ating client, okay? Watch this video and I hope you like it. Then don't forget to subscribe, then click the bell button below para always po kayo mag-notify ulit tayo ng mga bagong uploads. Thank you so much! Ngayon po, magbe-base muna tayo ng buhok kasi kailangan natin ma-achieve yung light silver ash. Light lang, at saka kasi bata pa yung client natin, iniingatan ulit natin yung texture o kaya yung buhok niya, yung hair cuticle niya, para hindi masyadong ma-damage. So yung i-achieve lang natin na base is yung level 9 lang. Meaning pag level 9, hindi natin pwedeng i-bleach ng sobra para hindi masira yung structure o yung cuticle ng buhok. Para healthy pa rin. Dahil nga po, ina-achieve natin yung level 9 lang, tapos iniingatan natin yung texture, so gumagamit tayo ng foil, at saka ng 12% peroxide, at saka blondor. Tapos, inix natin ng konting hair spa, tapos nilagyan na natin ng konting hot water, tapos minix natin sila para same effect pa rin yun yung ating bleach, pero hindi masyadong nadadamage yung buhok. Okay? Ang ina-achieve natin ulit yung level 9 na base para na ma-achieve natin yung light silver ash. Thank you so much. Make sure na gumamit tayo ng tamang section, which is quadrant section, kasi kailangan natin ma-applyan talaga ng pantay para hindi masayang yung ating pagbe-bleach. Siguraduhin lang po natin na ma-apply natin ng maigi kasi nga iniingatan natin yung texture ng hair, yung cuticle ng hair. So hindi na natin dapat ulitin yung procedure, okay? Kailangan make sure na yung ganitong procedure na gagawin natin, ma-achieve na agad natin yung desired na base natin, which is level 9. Okay? So, kailangan applyan lang natin ng pantay na pantay yung buhok at ibalot na lang natin ng foil. Pero make sure naman po, pag nabalot natin ng foil, mabilisan lang po yung application kasi siyempre yung mga nauna nating inapplyan, nagde-develop na po yon. Okay? Pagtandaan po ha, yung una nating inapplyan is nagde-develop na po yon. So, kailangan hindi natin pwedeng dahan-dahan yung pag-apply. Kailangan mabilisan kasi pagkatapos natin ma-apply, tapos nabalot ng foil yan, pag oras na balot na ng foil yan, umaandar na po agad, nagde-develop na po agad yung color. So, hindi natin hayaan na ma-overbabad naman po siya. Okay? Kasi si level 9 lang nga po yung ina-achieve natin at para hindi ma-stress, masira ang cuticle ng hair texture. Yung babad po natin is, hindi naman po natin kailangan ibabad ng 45 minutes ng, o kaya ng 1 hour, okay? Basta po, tignan lang po natin yung mga una natin na applyan, i-open lang po natin yung foil, tapos i-check natin kung umabot na siya ng level 9, kailangan po, pag-open nyo ng foil, pag nakita mo nyo na parang level 10 na po siya, saka lang nyo lang po siya babanlawan, okay? O kaya alisin mo muna yung foil na nakabalot, tapos ispray mo lang po siya ng water para mahinto na agad yung pag-proceed ng yung pag-develop ng color. Pero po, pakatandaan nyo po na minsan, yung nakikita nyo yung color pag nabanlawan, minsan, nagda-dark pa siya ng konti. Okay? So, kailangan nyo po talaga tansyahin. Kailangan kung sa tingin mo level 10 na yung color, okay lang po yun na alisin mo na yung foil, tapos isprayan mo ng water
para na, tapos pwede mo nang i-wash out yung pang bleach, okay? Kasi pag nabanlawan mo, kahit mukhang level 10 na yon, yung matitira nun is level 9 pag nabanlawan mo na. Okay? Parati po ninyong pakatandaan yung tips na to kasi minsan, akala nyo po talaga yung super ano na. Kumbaga, kung nakikita nyo na light na pag binanlawan mo, hindi pa pala yun masyadong light. Okay? Meron naman, akala nyo, eksakto na yung light, yun pala sobra-sobra na na pagka-light yun. Madaya din po siya, kaya kailangan nyo pong bantayan yon kasi nga, iniiwasan natin na ma-overbabad, okay? Kasi para maiwasan natin yung pagkulot, yung pag-rubberize, yung parang naging guma na. Kasi pag naguma yung buhok, hindi na natin kahit anong i-apply natin na treatment, hindi na po talaga siya babalik, okay? Yung guma na pag nag-reband ka, okay lang yun kasi mababalik pa. Pero pag dahil sa bleach natin, nagguma yung buhok, my God, napakatagal ng process nun na para gumaling ulit at bumalik yung dating texture. Hindi po siya agad-agad, kahit anong treatment, kahit anong habol mo, hindi na agad siya babalik. Talagang guma na siya ng guma yung, parang alam mo yung lastik man dati na parang lumaylay siya, kumulunto yung pagka-lastik niya. Yung ganun, magiging ganun yung mangyayari sa buhok natin. After po natin ma-achieve yung ating base color, syempre apply na po natin siya ng light silver ash, okay? Sa pag-apply po ng light silver ash, kasi nga po super light na yung color na, super light na yung base natin, okay? Dahil super light na yung base natin, pag-apply natin ng light silver ash, ang gagamitin na po natin is 6%. Tandaan po na pag magkukulay po tayo, kapag going light, ang gagamitin po nating oxide is 9%. Okay? Kapag going dark, for example, yung going dark na sinasabi natin, from light blonde to dark blonde, ang gamit nun is 6% para ma-achieve natin 100% yung kulay na gusto natin. Okay? Kasi pag light blonde, tapos applyan mo ng dark blonde, tapos gumamit ka ng 9%, 100% hindi dark blonde yung lalabas nun. Okay? Magkakaroon siya ng interaction. Okay? So, dahil light na yung base natin at mag-apply tayo ng light silver ash, siyempre yung 9, mas light yon dun sa light silver ash. So, magagamit pa rin tayo ng 9%. Okay? Ngayon, kung ayaw nyo po ma-achieve yung exactly light silver ash, pwede naman po kayo gumamit ng 9%. Pero po, meron din po kasing negative effect sa buhok yun. Okay? Pwedeng ma-stress lalo yung buhok kasi siyempre yung 9% patapang. Tapos, nag-bleach pa tayo nung una, pero iba din po yung kalalabasan nun. Okay? So, ang ginamit natin dahil naka-level 9 na tayo ng base, pagkatapos nito kasi, level na. Hindi na po natin na-videoan yung after result ng base natin. Okay. Ina-apply ko na, na-apply ko na kasi pagkatapos ko kasi ng ano, na-apply ko na tapos akala ko nag-play yung video natin. So, hindi pala. Hindi siya naka-record. Kaya wala yung after result ng bleach natin. At saka yung nung nag-apply tayo ng light silver ash, hindi natin sila nakuhanan. Pero yung result naman is na-video natin. Kaya after natin pagkabanlaw ng pangalawang in-apply natin na light silver ash, magbo-blooder na tayo, okay? Sa pagbabanlaw po, dahil dumana siya ng maraming procedure ng pagko-color ng matataas na peroxide, kailangan na natin gumamit ng treatment sa pagbabanlaw, wag lang basta conditioner, okay? Kasi hindi masyadong effect yung conditioner lang. So, we are using hair spa na pinaghalo ng clear na cellophane para na perfect siya as pang-treatment. Ayan. Kaya makita po, napansin po ninyo yung after result. Hindi po siya putok-putok. At saka, very shiny pa po siya. E-blower lang po natin ng 100%. Pero bago po ulit tayo mag-blow dry,
gumamit po muna tayo ng hair protect para po maprotektahan yung ating para po maprotektahan yung buhok na hindi masyadong madamage kasi syempre nakakadamage din yung